Hello, Miracle Friends! Negosyo tips po ulit tayo ngayon. Dahil nga po, marami po ang nawalan ng trabaho dahil po sa pandemic, no? Kaya marami po ngayon ang nag-start ng business. Okay, number one po, syempre, bago po tayo pumasok, no, sa business, bago po tayo mag-decide, mag-negosyo, napaka-importante po na ipag-pray po muna talaga natin yan. Sabi nga ni Lord, ikonsulta daw po natin siya sa lahat po ng mga balakin natin, sa lahat ng mga plano natin. At itutumpak niya tayo, no, sa ating mga landasin. Kung tayo ay humihingi ng payo, no, sa kamag-anak natin, sa magulang natin, o sa mga kakilala nating successful business people, eh, the more na mas kailangan po nating humingi or kumonsulta kay Lord kung dapat ba tayo magnegosyo, kung tutuloy ba tayo, kung ano ba yung klaseng ininegosyo natin, kung ano bang klase, no, ang ibibusiness natin. So, number one po yan, let us ask for wisdom and guidance kay Lord. Pangalawa naman po, kailangan tayo mismo ang number one na suki ng negosyo natin. Ano ba yung suki? Diba yung po yung mga loyal customers, sila yung paulit-ulit. Baga sa artista, yung mga loyal fans, diba? So, dapat tayo po yung maging kauna-unahang suki ng produkto natin, ng ininegosyo natin. Bakit? Ibig sabihin nun, bilib na bilib tayo sa produkto natin. Na hindi tayo mapapahiya, no, sa aalukan natin. Mararamdaman po yun nung aalukan natin. Naku, bili ka nito, hindi ako mapapahiya sa'yo, talagang masarap to, ganun. So, kapag tayo ang naging suki, ibig sabihin, talagang totoo na valuable or masarap, maganda, quality yung produkto na ibinibenta po natin. Another tip pa, friends, kapag ka po may pwesto ka, no? Halimbawa, umupa ka ng pwesto, kausapin mo yung pwesto. No, alam mo yun, pagpasok mo pa lang dun sa pwesto mo, kausapin mo na, ay, good morning sa inyo, ganyan, hello, ganyan, magsasama tayo. Ang ibig ko lang sabihin, kaibiganin mo yung pwesto mo, ganyan. Diba po, kasi meron po tayong energy, eh, no? Lahat ng bagay may energy. Diba nga po, kapag kinausap mo yung halaman, di po ba, mas sisipagin sila na lumago, sisipagin silang magbunga, no, magiging matamis yung mga bunga nila kasi kinakausap mo sila, inaalagaan mo sila. So, ganun din po doon sa pwesto mo. Huwag mo yung dadabugan, no, hagis-hagisan mo lang ng ano, o kaya magsisigawang kayo doon, no? Parang, kumbaga, didikit sa pader yung mga bad vibes ba, yung bad energies, ganyan. So, dapat positive ka lang. Kaya nga, di ba po, yung mga masayahin, yung mga positibo na tao, ang gagaling yan sa negosyo, parang ang gaan-gaan po ng grasya. Ganyan. So, isang tip po, yung kausapin mo yung pwesto mo, yung kusina, yung CR, no, yung pinaka-display area ng iyong pwesto. Kung halimbawa naman, ang business mo is yung nagluluto ka. Alam mo, friends, habang nagluluto ka, habang niluluto mo yung ingredients mo, halimbawa, cake or yung mga desserts, ang ano mo, ang paninda mo, habang nagluluto ka, kakausapin mo yung niluluto mo na parang pinagpe-pray mo po na lahat ng makakatikim ng produkto na to ay masasayahan, no? Sasaya sila, talagang masasatisfy sila sa timpla, tapos lulusog yung katawan nila. Alam mo yon na parang magigiliw sila, babalik-balikan nila. Alam mo yon, ganun, samahan mo siya ng dasal na yung produkto mo ay makakatulong sa kalusugan at saka yung sasaya yung customer natin. Pagka ganun po kasi, magaan lahat. Alam mo yung win-win ba? Hindi lang ikaw ang kumita. Kumbaga, nasulit ni customer yung perang ipinagkatiwala niya sa'yo. Ganyan. At saka, yun nga po, gusto kong ulitin din yung sinabi ko dun sa isang video na sikapin po natin na yung ipapasok po nating pera at ipapakain natin sa pamilya natin ay galing po sa maganda. Kumbaga, galing po kay customer na nasiyahan, na napasaya natin doon sa produkto, na sa feeling niya, sulit yung pera niya, worth it yung perang ibinayad niya, masaya siya. Hindi yung masama yung loob niya, na parang feeling niya na abuso siya, or nalamangan siya, na nagulangan, ano ba yung term niya, nagulangan, ganun, naloko, ganyan. Kasi, bad energy po yun eh, na nababalik sa atin kapag kasi customer ay hindi nasayan. Lalong-lalo na po yung sa mga ahente, ganyan. Hindi naman po sa ano, kumbaga part na rin po kasi ng business yan. Bawa, mag-aalok ka po ng bahay, ganyan, no? Tapos, di ba po,
Ito ah, di pa po ang daming OFW. Karamihan, marami po talagang kumukuha ng mga bahay at lupa, ganyan. Alam mo yun na nagkusko sila ng itidoro, panagkahirapan nila ng ilang taon yung naipon nila, tapos ibibili nila syempre ng investments. Eh sa atin po, ang pinaka-investment natin ay sariling bahay at lupa, di ba? Tapos, alam mo yun na hindi pa nila tapos bayaran, makikita nila ang dami ng crack, di ba? So, kasama na rin siguro dito yung mga developer na gumagamit ng mga substandards na materials, ganyan. So, di ba po parang ang sama-sama naman ng loob ng mga OFW kapag lahat ng naipon niya, lahat ng pinaghirapan niya, hard-earned money niya, ibibili niya, tapos, ano, ayan, puro crack, tapos, alam mo na, ang dami na agad sira, yung nababakbak na yung semento, may mga ganun po eh. So, di ba parang, kumbaga sasama yung loob nila, and alam mo, babalik yun sa atin kapag tayo po yung nag-aalok ng mga bagay na hindi sulit doon sa ibinayad po sa atin. Kumbaga, pinakinabangan natin, no, tayo masaya, tapos yung iba hindi naman. So, sikapin natin na yung oversales to kasi parang sa akin hindi ako masyadong ano dun eh. Kasi after ka lang talaga sa makabenta ka, no, yung ganun, dapat maging ano lang din po tayo, yung bang balanse lang, yung tama lang, yung totoo lang, yung honest lang, may integrity tayo, ganun sa ating pagninegosyo. Okay? At saka, yun nga po, wag lang po tayong mag-focus palagi sa pera lang. Kailangan, hindi lang po pera yung iniipon natin. Nag-iipon din po tayo ng para sa blessing. Yun. At ano yun? Ano yung mag-iipon ng para sa blessing? Yun po bang gumagawa tayo ng maganda sa kapwa? Kasi nga, di ba, kung ano daw po yung gawin natin sa kapwa, ay parang ginawa na rin natin kay Lord. Ganyan. So, parang nag-iipon tayo ng, alam mo, yung pag-share, yung pagiging generous, yung paggawa ng mga charity, pagtulong sa kapwa, yung bang pag-i-inspire sa kapwa, ganyan. Pag-iipon po yun ng blessing. Ganyan. Kaya minsan, mapapansin mo, parang may magandang nangyayari sa'yo. Ganon. Kasi meron kang naipon, kumbaga bank account of blessing. Ganyan na magugulat ka na lang. May mga extrang grace or favor na nangyayari sa buhay natin. Okay. Another tip pa po, yung halimbawa, lagi po tayong may bago sa business natin. Sa totoo lang, ang tao naman kasi, di ba, sa umpisa yan, sa big yan, sa kung ano yung product na yan mo. Pero darating yung time na magsasawa. Halimbawa, ang tinda mo, let's say, Yema Cake. Halimbawa lang po ganun. Siguro, isa, dalawa, hanggang tatlong beses, bibili yung customer mo, ganyan. Pero, darating yung time na mananawa po siya. So, dapat, hindi lang po, isa lang yung produkto natin. Mag-iisip pa rin po tayo. Kumbaga, magiging innovative tayo, magiging creative tayo, na mag-o-offer pa po tayo ng iba. Para pagka, yung pong Yema Cake natin, let's say, hindi na masyadong mabenta, meron pong magko-compensate, meron pong ibang produkto naman na malakas. So, kahit mahina mo yung benta mo sa ganitong klaseng produkto, meron ka namang pamalit. Ganon. So, at least, tuloy-tuloy yung business po natin. Tandaan po natin yung, yun nga po, yung customer service na tinatawag. Di po ba, halimbawa, yung mga hilera ng manok-manok, ganyan. 10 hilera, pare-pareho ng tinda. Pero, si Suki, babalik at balik siya doon sa maganda ang customer service. Yung maganda yung pakikitungo po natin sa ating customer. Tandaan po natin na si isang customer, katumbas po niyan, maraming lahi. Di po ba? Ibig sabihin, marami po kasing kamag-anak yan si customer. Di ba? Na kapag po siya ay hindi na-satisfy sa produkto mo, sa servisyo mo, ay alam mo, siya na rin magsasabi sa iba na, ay, huwag kang pumunta dyan sa ano na yan, sa person na yan, hindi maganda yung paninda niya. Ay, ang sugit ng tindera dyan, ganyan-ganyan. Di ba ganun? Pero kung nasatisfy naman, naging happy po si customer sa'yo, siya din naman mismo ang magre-recommend sa'yo sa iba niyang kamag-anak. Uy, tita, ganyan. Doon ka bumili ha, kapag may kailangan kang ganito, sa kanya ka, nako, mabait yan, ganyan. Nako, legit yung ano na yan, yung seller na yan. Ay, nako, very responsive yan, mabilis yan mag-reply, ganyan-ganyan. Yung ganun po. So, tandaan po natin, wag lang isang tao ang tingin natin sa isang customer. Kumbaga, marami po siya. Tingin mo, 1 is equal to, let's say, 100. Ganun. Ganun ang katumbas niya. Kaya talagang iingatan po natin bawat customer na bibili po sa atin. No, para patuloy po na lalago yung ating mga negosyo. Okay, so friends, again, I hope na
may natutunan po kayo, may naitulong po ako sa inyo sa panonood nyo, and again, salamat po sa time nyo na ibinigay sa akin para panoorin po ang video. Thank you and God bless your business.